tulog yan kaysa bata. Kailan mo pinost itong video na to sa iyong social media account? Noong ano sir, January 16. Hanggang ngayon ba nakapost pa to? Hindi na sir, nabura ko na sir. Sobra-sobra po yung naging effect emotionally and mentally po sa asawa ko, sa family ko. To the point po ayaw nang pumasok nung 13 years old ko pong anak sa online class. Pinatawad ko na sila eh. So nga alam po, mayroon po kasing panalikutan sa batas yung action na ginawa. You wanna punish him even if the person is pleading to you for forgiveness? Ikaw talaga ang target ni James eh. Maghihimas ka na matatabang rehas. Yung buhok mo na yan, Sus Maria Joseph, gagawin kang babae sa loob, bossing. Sa halip na matuwa dahil na-deliver sa takdang oras ang order, abay sinigawan daw siya. Nabuisit daw sa kanya yung customer dahil na-istorbo raw ito sa kanyang pagtulog. Nga po pala si Rafi S. Tolentino, isang Lazada rider. Ididimanda po ako ng aking customer sa Lazada na si Mr. James Cabangbang. Ang pangyari po kasi, nag-deliver po ako ng order ni Sir James Cabangbang January 16, 2021, 9 to 9.30 a.m. Bigla po siya lumabas ng bahay. Galita po siya noon sa akin. Pumasok sa loob ng bahay nila upang kumuha ng pera. Sinet ko na po yung video para makawalan yung pangyayari. Hindi na nga kayo naririsip dito ng umaga, papalik-palik pa kayo ng umaga. Nakatulog ko lang pare, ito ko lang. Nakatulog yan kaysa bata. Hindi, sasa. Trabaho lang sa pasensya na. I-post ko po sa social media, hindi po para siraan si Mr. James Cabangbang. Siya di po inaasahan, bigla pong nag-viral online. Hanggang sa nabash po siya, sabi niya, itidemanda niya po ako ng cyber libel. Natakot po ako, hindi ko na po alam gagawin po sir. Sana po sir, matulungan niyo po ako sir. Rafi, meron lamang akong tatanungin, ano? Kailan mo pinost itong video na to sa iyong social media account? Noong ano sir, January 16, mga bandang alas 2 sir. Okay. Hanggang ngayon ba nakapost pa to? Hindi na sir, nabura ko na sir. Nabura mo na, okay. Gaano katagal nakapost? Sir, mga 1 month. 1 month. Kailan mo nalaman na ikay sasampa ng cyber libel ng iyong customer? Noong nagpabarangay po siya sir sa akin. Kailan siya nagpabarangay? Siguro bago matapos ang February sir, mga ganong araw po. Saan barangay? Sa barangay nila, sa barangay ninyo? Isang barangay lang po kami sir. Bali, isang barangay, isang barangay lang kayo? Anong kahinat na ng gusto mo mangyari kung bakit mo pinost? Yung una kong sinabi ko po sa ano po sa post ko po sa mga customer namin sa Lazada, sana po huwag naman kaming sigawan o murahin. All right. Kasi okay. Po ginagawa lang po namin yung mga trabaho namin na ma-deliver yung mga items nila. Kumbaga, respeto lang po sa amin. Hindi ka ginalang, hindi kayo na-respeto kaya ipinost mo sa social media. O po sir, kasi po sir nung una pa lang sir eh. Pagbukas siya po ng gate, galita po siya kaagad. Kasi po bago niya po ako binastos, mga ilang linggo po, siguro mga 2 weeks, yung kasamahan ko po, minura din niya, tsaka sinigaw-sigawan din niya po sa may tapat po ng bahay nila. Mga rider din, kapareho mo? Opo, opo. Tumawag ka ba bilang kurtesiya na ikay darating na may i-deliver ka sa ganitong oras para makapaghanda? Hindi na po, sir. So, hindi ka tumawag. Okay, sige. Alright. Nagreklamo ba ang customer mo na si James Cabangbang sa Lazada? Opo. Okay. So, anong sinabi ng Lazada sa pagkuha mo ng video? Wala pa po sinabi sa akin. Wala pa pong feedback dun sa, ano ko po, sa IR ko. Okay. Tell me exactly. Ano ba nangyari talaga na... kasi video lang na panood namin, ano? Hindi naman siguro lahat yun full. Ano ba nangyari? May anak po kasi ako, 5 years old, yung puso po namin. Papalit-palit po kasi yung sleeping pattern niya. Mm-hmm. 2 weeks na po yun na nagaganon. Tutulog po kasi siya like 7 a.m. or 8 a.m. po. So that's the time lang po. Doon pa lang po din ako matutulog kasi hindi ko naman pwedeng iwanang ising yung anak ko eh. Yung wife ko po kasi, na-diagnose siya matagal na. Vertigo. Okay. Pag napupuyit po kasi yung asawa ko, nahihilo siya, maghapon na po yun. Hindi na po siya, which is delikado. Dumating po si Mr. Rafi, like mga 9 a.m., kakatulog ko lang po. Ngayon hindi kaagad po ako nakababa kasi yung 5 years old ko pong anak, nagising ulit. Okay. So yun, sumama po sa akin pababa, natagal na pa po ako bumaba. Yes po, unang hearing po namin sa barangay, inaamin ko po na may mali ako sa actions ko. Aminado po ako doon may mali ako sa actions ko. Napagsalitaan ko siya, nagalit ako. Dahil sa frustrations ko po. Mr. Rafi, matagal na po nagdi-deliver sa amin. Since 2019, September. Okay. So, alam po niya kung anong character meron ako. Noong nakita niya na ganun ako, sana nagtaka siya o tinawagan niya ako.
sir, bakit po kayo nagalit sa akin? Or ang ginawa po niya sana, nag-report siya sa barangay, or kasuhan niya ako, or mag-report po siya sa Lazada. Ngayon, ang ginawa po niya kasi kaagad, pinost niya po ako kaagad sa social media without my consent. Sobra-sobra po yung naging effect emotionally and mentally po sa asawa ko, sa family ko, may daughter na minor pa lang. Ano pong laban nila sa mga bashers? So the point po, ayun ang pumasok nung 13 years old ko pong anak sa online class. Everyday po, umiiyak yung anak ko. Everyday po, umiiyak yung asawa ko, yung nanay ko. Sobra po na-apektuhan talaga yung family namin. Between me and him, hindi ko naman po siya pinahiya online. Dapat po, hindi niya ako pinost publicly na magsisik siya ng justice sa social media. Narinig mo ba kung anong sinasabi ni James dito? Pribado yun eh. Kayo lang dalawa, nakakaalam. Wala kayo sa establishmento, sa publiko. Tatanong ko sa iyo, anong mali sa ginawa mo? Eh, siguro po yung pagka ano ko po sa kanya, nung pagkuha ko ng video sa kanya, pag-post po. Nagkamali rin siya, hindi dapat siya sumigaw sa iyo. Okay? Kaya lang sa akin, sino ang nasira dito ng husto? Ikaw o siya? Siguro po sa pag-post po siya po. Ah, siya. Okay. Alam mo ba yung sinasabing, rule number one, customer is always right. Tama? Rule number two, when the customer is wrong, go back to rule number one, customer is always right. Tama? Apo, sir. Customer mo siya para sa Lazada. So sa akin, dito sa parting to, idinedemanda ka niya sa kahiyaan na sinapit niya. Para doon sa nakikinig sa atin, matututo. At hindi ko sinasabing pumapanig ako sa iyo, may mga nakikita lang ako na dapat malaman din ng publiko na ako'y sa gitna, hindi kita kilala, hindi ko rin sila kilala, tinanggap kong reklamo mo para naman sa ganun maging magkalinawan. Okay? Ako. So, kayo ba'y nagkaayos sa barangay? Ang demand niya po magpa-public apology ako. Okay. Diyan ka lang muna, James. Nung sa barangay ba kayo, nag-uusap kayo, meron ba kayong point of reference na medyo ayusin na to o talaga magdedemandahan kayo? Actually, sir, Ben, hiling ko po sa kanila kasi nakaunang 2 initial hearing kami. Okay. Tapos, 3 sa Lupon. Okay. Ang demand ko po sa kanila, mag-public apology sila, magkakapatid. Actually po, yung 3 kapatid niya, grabe po, yun po ang dumadali sa amin, tumitira sa amin, naninira sa amin everyday. Everyday po. Okay, sige. Yung babae na nandito, yung kapatid niya nasa Taiwan, pati yung kapatid niya nasa Kuwait. Alright, sige. Sa totoo lang po, sir, yung Monday po, nung last hearing namin nung nakarang Monday, dala ko na po yung video, yung dalawang video ko po, yung public apology po, tsaka po yung public apology ng kapatid ko sa Taiwan. Bali sa kapatid ko po, bali po na late lang po ng mga 30 minutes. Okay, sige. Okay. Alright, James, what if this guy would go and really apologize publicly to you? Would you accept it? With respect po sa inyo, no, ginagalang mo po. Yes. I gave them so much time po eh. If the person come in and realize, ikaw ba'y, okay, Rafi, baka ka naman nag-apologize ka dahil nabitag ka na, dahil alam mo, nagkamali ka na rito. Hindi kaya ito lang ginawa mo para isalba ang sarili mo kasi malalagay ka sa alanganin, o talaga nag-apologize ka, humihingi kang paumanhin kasi nakita mo ang pagkakamali mo. Gusto mong tuwirin. Tanggap po yung pagkakamali. So, tanggap mo. The bottom line, the reference point, para medyo gumaan ang isipan nitong si James kasi national TV to eh. Yung iyong pag-apology, baliwala eh. Maliit lang yung account mo, pero pag kami nag-post na, milyones ang followers namin eh. Alam mo, James, pag brinodcast na ng Tulfo Brothers, millions ang followers namin. Worldwide, nationwide, yung social media nitong si Rafi Tolentino, wala yan eh. But the thing that I'm saying, I'm trying to mediate, would you, as a Christian, forgive? Amen. Sometimes, ang gamot nga sa sinasabing, you know, puot at galit ay kapatawaran. Yun ang sinasabi ko lang. I'm not trying to pressure you. Sa part po yun, sir, Ben, hindi ko po masasagot yung... Siguro ganito na lang, James. Handa ka bang Rafi Tolentino bumalik sa bahay nila, bumalik ka roon, humingi ka ng paumanhin doon sa kanyang misis, doon sa kanyang mga anak, doon sa kanyang nanay at sa pamilya niya. Truthfully, sincerely, mag-apologize ka. Hindi dahil sinasalba mo lang liig mo dahil nahuli ka. Who am I to judge you also?
it too late now for him to do it in front of us now? Napapakinggan, napapanood na tayo rito? This will all be all over the world? Sir Ben, sa totoo lang, pinatawad ko na sila eh. Kaso nga lang po, mayroon po kasing pananakutan sa batas yung action na ginawa. Do you want to punish him even if the person is pleading to you for forgiveness? Actually, pwede naman po siyang humingi ng tawad sa akin without using your authority. Hindi. Ito naman kasi, some people are weak, some people think na coming to us, the Tulfo brothers, we try to help solve the problem. We're not here to try to shame you. As a matter of fact, nakikita ko naman tama ka rito, James eh. Hindi siya pinagtatanggol kita. Mali si Rafi rito eh. Unless you want the consequence na maghihima siya ng matatabang rehas at maparusahan siya, that's your choice. The loss of man and the loss of God are two different things. Or you can apply both the loss of man and the loss of God. Sir, ano ba? Wala po kasing sincerity yung paghihingi nila ng apologies eh. Totoo. Oh, well, sa bagay, pagdating dyan, kasi hindi naman ako nasaktan, ikaw eh. Okay? Ibang usapan. Alam mo, Rafi, bakit nakialam ang mga kapatid mo rito? True. Sa halip na pag-ayusin kayo dahil may mali ka, kinunsinti ka pa ng mga kapatid mo. Lintek yung mga kapatid mo, kalad ka rin mo sa bahay ni James. Sama-sama kayong tatlo, pumunta kayo humingi ng paumanhin kung gusto mong masalba. Hindi naman akong makakakasuhan, ikaw eh. Kung totoong nasasabi mo, sasabihin sa mga kapatid mo, Tol, nagkamali tayo. Siguro pumunta na tayo kala James, humingi tayo ng paumanhin doon. Ikaw talaga ang target ni James eh. Ikaw makukulong dito kung talagang gugustuhin at talagang iipitin. Maghihimas ka ng matatabang rehas. Makakapangasawa ka ng preso pag yan ganyan, buhok mo na yan. Sus Mario Joseph, gagawin kang babae sa loob, bossing. Ako'y lamang inilabas natin to para makita ng tao ano bang talagang tamang proseso. Kasi napag-usapan na natin lahat at hindi ko sinasabing tama si James na laitin ka ano man yung kanyang ginawa, mali rin yung ginawa mo, James eh. You get it, James? Yeah. But who am I to say that pare-pareho naman tayo kuminsan, nagkakamali rin tayo. Pag bugso ng damdamin dahil kulang sa tulog eh. Okay. Actually, James, stimulus talaga si Rafi. Ikaw yung response. Although yung response between you and them, lumaki lalo ang ginawa ni Rafi kasi mas malaki ang response ni Rafi. I-re-broadcast niya sa buong mundo. Ikinalat niya sa social media. Kaya gusto mong gamitin ng cyber-liber laban sa kanya. Tama? Opo. Para bigyan siya ng leksyon. So ngayon, hindi na kita gigipitin, Rafi, may sinabi na ako sa iyo, James, may suhestyon na ako sa inyo, kung talagang hindi kayo pwede mag-ayos, talagang tutuluyan ka at may abogado siyang kinakausap, bahala ka na ngayon dito, Rafi. Ikaw ba yung nag-graduate ako, ng college? High school lang po, sir. Hindi ka nag-graduate ng college? Hindi ko, James, I think you know exactly what I'm saying. Alright, James? Yes, sir. Maraming salamat at bahala ka na. Total, makikita ng tao ngayon anong behavior ninyo at demeanor ninyong dalawa. At hindi ako pwede manghimasok na. Okay, pareho sa inyong dalawa. Aantayin ko na lang kung ano magiging resulta. Alright, maraming salamat sa iyo, James. Ganon din sa iyo, Rafi. Good luck sa inyong dalawa, ha? Kaya niyo naman ayusin siguro yan kahit huwag nang umabot sa hukuman. Okay? Okay, salamat. Alright, kung ano nga naman. Well, ito ang nag-iisang pambansang sumbungan at higit sa sumbungan, imbestigahan. At ano mang reklamo, hinahanapan ho natin lahat ng angulo, solusyon, or di naman kaya'y pag-aayusin sa pamamagitan ng mga iba't ibang hakbang at nakikita ni Juan de la Cruz. Yung mga alternatibong hakbang, iwasan na mapunta sa hukuman. Kaya ngayon sinasabing litigation kaso, or arbitration or adjudication, ayusin na lang. So, dito sa ginawa natin, ay binitiwan na natin, abangan na lang natin maging resulta. Sana may napulot ho kayo rito sa nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag!